Ang pelikulang aking tinutukoy, walang iba kundi ang Gameboys the Movie at ang REVIRGINIZED. So, grabe yung mensahe na ibinigay ng pelikulang ito. Kung paano niya pinagsama-sama yung iba't ibang generation dito sa pelikulang ito. Simula umpisa hanggang dulo, yung mata ni Sharo Cuneta, nangungusap talaga siya. Nakaupo ako habang pinaparoon ko yung pelikulang ito. Parang gusto kong mag-standing ovation. Gusto kong bigyan ng palakpak yung eksenang yun. Sobrang galing. Hindi lang si Marco Gumabo ang life coach. Mismong yung pelikulang ito ay life coach para sa akin. Habang pinapanood ko nga siya mga kamaro sa eksena, nagko-part sila. Alam niyo ako yung parang gumagano'n din. Parang sarap. What's up, people of the Philippines? And hello, online world! This is Prince Jaser, ang prinsipe ng mga marurupok. Charot lang! We're back, mga kamaro. And for today's video, ay magkakaroon po tayo ng review tungkol sa dalawang pelikula na naipalabas na noong July 30 and August 5, 2021. So kung isipin natin, medyo late na, pero sabi nga nila, it's better late than never. Ano daw? So mga kamaro, ang pelikulang aking tinutukoy, walang iba kundi ang Gameboys the Movie at ang REVIRGINIZED. So unahin natin mga kamaro, is yung pelikula ni Direk Daryl Yap na REVIRGINIZED. So alam niyo naman na fan ako ni Direk Daryl Yap, kaya halos lahat ng kanyang pelikula ay pinapanood ko talaga dahil isa siyang inspirasyon para sa akin. Na lagi ko naman sinasabi mga kamaro sa inyo na si Direk Daryl Yap ay napakalaki ng impluensya sa buhay ko bilang ako rin na nagsisimula na magsulat at magdirect ng isang pelikula. So, pag-usapan natin mga kamaro ang pelikula na REVIRGINIZED. Lagi naman mga kamaro na sa mga trailer, sa mga teaser na inilalabas ng mga promotion ng Viva Films, ng Vincente, si Daryl Yap, hindi nawawala talaga yung mga basher. So, lagi na nandoon naman yon. Pero sana, no, dumating isang araw na mawala na itong mga basurang ito na walang ibang ginawa kundi husgan kaagad yung pelikula ni Direk Daryl Yap kahit hindi pa nila ito napapanood. So yung REVIRGINIZED para sa akin mga kamaro, kasama siya sa best film para sa akin ni Direk Daryl Yap, itong REVIRGINIZED. Sobrang, alam mo yun, grabe yung mensahe na ibinigay ng pelikulang ito. So sa umpisa mga kamaro, talagang sabi ko, para talaga siyang pelikula ni Sharon Cuneta noong mga panahon pa noon. Kumbaga yung aura ng ano ng pelikula, parang ramdam ko talaga na ito ay pelikula ni Sharon Cuneta. So, yun yung naramdaman ko mga kamaro, hindi ko alam sa inyo, pero ako talaga yung dun sa kotse sa paggawa pa lang ni Sharon Cuneta, ramdam ko na parang wait, pelikula niya talaga ito. So, yun yung tumakbo agad talaga sa isip ko na hanggang dulo talagang oo nga, pelikula ito ni Miss Sharon Cuneta. Although hindi ako Sharonian kasi syempre iba yung generation ni Sharon Cuneta sa generation namin, pero sa pelikulang ito pinagtagpo ni Direk Daryl Yap yung millennial, yung Gen Z at yung generation ni Miss Sharon Cuneta. Talagang kung paano niya pinagsama-sama yung iba't ibang generation dito sa pelikulang ito. Ang perfect para sa akin nung inilabas yung title ng pelikula. So sobrang wow. Parang ang perfect nung shot na yon, ang perfect nung bitaw na yon. Sobra ang ganda niya talaga. Isa talaga yun sa masabi ko na highlights ng pelikulang ito. Sa pelikulang REVIRGINIZED, napakadami nilang tinakil ng mga social issues. Marami kang mensahe mapupulit eh. Kasi yung premarital sex, yung teenage pregnancy, yung about sa love. So talagang busog na busog ka sa pelikulang ito na talagang pagkatapos ay marami kang baon, marami kang take away after mo mapanood yung pelikulang ito. Siguro ako mga kamaro, masabi ko na heartwarming talaga yung movie na ito. Lalong-lalo na mga kamaro yung ando na sila sa stranded, dun sa beach party, na talagang grabe yung eksena ni
Marco Gumabaw at ni Miss Sharon Coneta. Gustong-gusto ko talaga yung habang tinutulak yung Volkswagen yung sasakyan. Wala, sobra ang ganda nung ang ganda ng pagbato ng linya ni Marco Gumabaw, ang ganda nung emosyon na ibinibigay ni Miss Sharon Coneta. Sabi ko nga ay na simula umpisa hanggang dulo yung mata ni Miss Sharon Coneta nangungusap talaga siya. Talagang alam mo yung masayang talaga ng batikan artista talaga si Miss Sharon Coneta. Talagang hindi mo maka-question yung mga nanay at tatay natin, di ba? Yung mga tito-tita natin, yung mga lolo-lola natin, kung bakit hinahangaan nila si Miss Sharon Coneta. So, yun, isa yun talaga sa pinakagustong-gusto kong eksena, yung sa Volkswagen. Doon talaga sa sasakyan, sobra. Talagang nakaupo ako habang pinaparoon ko yung pelikulang ito. Parang gusto kong mag-standing ovation. Gusto kong bigyan ng palakpak yung eksenang yun. Sobrang galing na kung isipin ko nga ay kung ako si Marco Gumabaw doon sa eksena yun, parang grabe yung pressure kasi wala, syempre, di ba, ka-eksena mo, Sharon Coneta. So, yun mga kamaro, sobrang napaka-heartwarming nung movie na ito. And then, isa pa sa maganda sa pelikulang ito ay ipinakita kung gaano kalaga yung self-respect. At syempre, andun yung self-worth din, di ba, na kailangan makita natin yung halaga, yung respeto sa sarili natin na anuman ang nangyari sa nakaraan, di ba, meron pa rin nakalaan na kasiyahan para sa atin. Kumbaga parang, hindi ka pwede makulong, hindi ka pwede maging miserable yung buhay mo dahil sa nangyari sa nakaraan mo. So, kailangan mong i-push yung sarili mo, di ba, para mag-enjoy ka. Kailangan mo lumangoy sa dagat ng kasiyahan. Alam mo yung mga kamaro, sobra mga kamaro. Ang dami ko talagang pulot sa pelikulang ito. Talagang sabi ko nga ay na hindi lang si Marco Gumabaw ang life coach. Mismong yung pelikulang ito ay life coach para sa akin. Kaya ikaw na hindi pa nakakapanood, panoorin mo na. Huwag mong sayangin yung pelikulang ito dahil alam ko na kakausapin ka. Alam ko na kukonek ito sa puso mo. Ano mang generation ka na bibilang, ang pelikulang ito ay para sa ating lahat. Huwag mong sabihin na, hindi mo ako millennial, hindi para sa akin yan. Na, hindi naman ako Sharon, hindi para sa akin yan. So, again, ang pelikulang ito ay para sa lahat ng generation. Yun lang naman mga kamaro ang mga sabi ko dito sa Revirginized. And again, big kudos kay Derek Daryl Yap, kay Miss Sharon Coneta, sa View Film, sa Vincentiments, at syempre kay Marco Gumabaw, at sa lahat ng bumubuo ng pelikulang ito. Yun nga lang, actually, ilang minuto na binalot ako ng inggit habang pinapanood ko itong Revirginized. Habang pinapanood ko nga siya mga kamaro sa eksena na nagpa-part sila, alam niyo ako yung parang gumagano'n din. Parang ang sarap na, alam niyo, nakaka-miss yung ganun feeling na walang social distancing, di ba? Parang hindi bawal ang mass gathering, na pwede mag-event ng mga ganun. So, nakaka-miss lang. At dun sa beach party na yun, mga kamaro, ramdam ko na nag-i-enjoy talaga si Miss Sharon Coneta sa pelikulang ito. So, ngayon mga kamaro, pagkatapos natin sa Revirginized, dadako naman tayo sa Divirginized, o yung Gameboys the movie. Super fan talaga ako mga kamaro ng Gameboys. Alam niyo yan, series pa lang ay talagang sinubaybayan na natin yan at nagkakaroon nga tayo ng mga reaction video every episode. Kaya naman hindi ko rin ipinalagpas itong Gameboys the movie. Pero bago ako patuloy mga kamaro, gusto kong muna magpasalamat dun sa nagbigay sa akin ng ticket. Walang iba kundi kay Sir Tommy, dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng free ticket for Gameboys the movie. Maraming salamat po. So, yun lang mga kamaro. Pag-usapan na natin ang Gameboys the movie. Napaka-effortless ng chemistry ni Coke De Santos at ni Elijah Canlas. Wala eh. Kumbaga parang sa series pa lang, lahat naman nasabi ko na parang wala. Siguro masasabi ko mga kamaro na ito talaga yung best Philippine BL na napanood natin. Kasi sa totoo lang nga mga kamaro na napakadami mga BL series na lumalabas ngayon pero talagang walang makakatalo talaga sa Gameboys at sa Sakristan. Kasi nakakalungkot mga kamaro yung ibang mga BL series na papanood natin, parang kailangan yung katawan, kailangan yung pakipag-sex, kailangan yung, alam mo yun, parang
yung istorya, yung mensahe, yung hinahanap ko palagi sa BL series eh, na talagang ang Sakristan at ang Gameboys ang nakapagbigay sa akin noon. Wala talaga akong masabi kay Kokoy at kay Elijah. Talagang alam mo, lamun na lamun talaga nila ang BL world talaga, mga kamaaro. Yun nga lang, nakakalungkot lang dahil medyo nabitin ako doon sa mga eksena ni Pearl. Kasi syempre, diba, alam naman natin na talagang isa si Pearl sa nagbibigay buhay din sa Gameboys. So parang nakulangan lang ako ng exposure kay Pearl. And then, para sa akin, mga kamaaro, wala akong problema sa story, wala akong problema doon sa acting. Pero para sa akin, mga kamaro, parang hindi na kailangan yung love story nung tatlo. Yung tatlo para kasama nila. Sana mas nag-focus na lang dun sa kwento talaga ni Gavriel at ni Cairo. So I think mas marami pa sana na maibibigay yung movie tungkol sa love story ni Gavriel at ni Cairo kung mas nag-focus na lang. Kasi sa tingin ko na parang yun nga, hindi na kailangan eh. Busog na kami doon pa lang kay Gabriel sa kay Cairo at hindi na namin, kumbaga parang hindi na namin kailangan ng iba. Kumbaga doon pa lang okay na kami. Busog na kami, hindi na kami kailangan pa, hindi na kailangan ng iba pang putahe dahil Gabriel and Cairo pa lang okay na. So pero siguro strategy nila 'yon or pwede rin na win nila 'yon kasi nga magkakaroon ng season 2. So hindi natin alam. Pero sa ngayon Gavriel and Cairo, okay na. So yun lang naman, wala na ako masyadong masabi sa Gameboys kasi talagang sobrang ganda niya. And sa acting naman ng dalawa, ganun talaga eh, magaling talaga eh. Kapag parang, sana all ganun kagaling umarte. So yun lang naman mga kamaro and looking forward na ako for season 2. Sana soon, dahil nga medyo nabitan ako sa Gameboys the movie. Dahil nga alam ko na maraming pang pwedeng ibigay yung pelikulang ito. So sana hindi matapos ang taong ito na hindi may palabas yung season 2. Bakino me. So ilan naman mga kamaro, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin, sa pakikinig sa mga comments ko sa dalawang pelikulang ito. At bago ako matapos mga kamaro, syempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanood po ng Revirginized at ng Gameboys. Charot! Hindi, gusto ko pasalamat sa lahat po ng nanood ng short film namin na Hindi Tayo Pwede. So, sana po ay patuloy niyo suportahan at ikaw, kung hindi mo pa napapanood, andito yan sa aking YouTube channel, pwede mo panoorin at sa aming Facebook fanpage na Mata sa Lente. So, ikaw na nanood ngayon, kung hindi mo pa napapanood yung Revirginized, yung Gameboys na movie, Hindi Tayo Pwede. So, right after this video, panoorin mo na. Mag-movie marathon ka na. Isama mo yung kaibigan mo, isama mo yung ex mo, isama mo yung jowa mo, isama mo yung pinaasa ka. Lahat isama mo. So yun lang, muli maraming salamat mga kamaro. And bye. Patuloy po natin suportahan ang pelikulang Pilipino. Bye! Muli ako ang prinsipe na marupok sabing kung marupok ka, parehas tayo. Bye!